Malaki pong usapin ngayon sa social media ang pagkawala ng Facebook accounts ng ilan sa mga malalaking dating pulahan na vlogger na ngayon ay kritiko na ng administrasyon at ni Marcos Jr. at dumidikit na kay Sara Duterte. Yung parang next step na tayo, next, hindi tayo umobra, wala tayong nahita, wala tayong pwesto, wala tayong biyayang natanggap. Kaya siraan natin yan, next tayo. Yon, dumidikit ngayon kay Sara Duterte itong mga natanggalan ng account. Sino-sino nga ba yon? Ito si Rogando Sasot, pati na rin yung For the Motherland na kanyang Facebook page. Kasama daw si Banat Bay at si Maharlika. Sila po yung mga malalaking, may malalaking platform na yun nga, na-delete ang mga account sa Facebook. Wala tayong confirmation kung pati yung kanilang ibang platforms katulad ng YouTube ay available pa. Pero yun nga, yung kay Sasot daw ay mukhang wala na rin. May banta etong si Sasot sa nangyayaring ito sa kanilang mga personal account at sa kanyang Facebook page. Ang kapal ng mukha, no? Ang lakas ng loob. Talaga, paniniwalaan kayo ng tao. Talaga lang. Yung mga expose sa inyo, yung mga commentaries nyo, wala namang katuturan. Kung titignan nyo, ha, wala po talagang katuturan. Yung mga post na itong sasasot, kung titignan nyo, mga research lang niya rin. Okay, kinukuha rin lang niya sa mga articles ng either ABS-CBN, malalaking media company, kahit mga international media, galing din doon. Ibig sabihin, wala naman talagang totoong dunong itong feeling expert na to. Okay? Ako mas medyo kahit papaano, naniniwala pa ng konti kay Maharlika. Ang dami niyang pasabog na minsan magtataka ka saan ba nagmumula yung tapang niya dahil nasa katotohanan siya or meron siyang sinasandalan. Minsan mag-iisip tayo ng ganun. Pero yung mga katulad ni Sasot, you are a nobody. Nobody claiming that you are somebody. Yun yung mahirap eh. Okay? Kaya ang daming nagsasabi o sa kanyang sa post na ito na etong si Sasot ay nauulol na. May problema na ito. Buwang na daw etong si Sasot. So yun, kasabay nga po ng pagkawala, pagkamatay ng kanyang Facebook account, eto meron siyang parang banta. Okay? Pasabog na kuno ay may mangyayari na malaki. Wow. Ano to? Akala ko ba political blogger etong si Sasot? Yun pala ay mukhang tatapatan niya si Rudy Baldwin ba yun? Anyway, sabi dito, there is something big going to happen in the Philippines. Tanungin nyo na lang ang mga sarili nyo kung bakit ako ang unang tinarget nila. Sinong nag-target sa'yo? Sige nga. Wala tayong kinakampihan dito, administration si Marcos Jr. Never. Ang pinupunto natin dito, talaga lang, paawa ka na may tumatarget sa'yo. Hindi ba dapat mong i-review yung sarili mo? Yung intention mo? Bakit ka nasa social media? Hindi ba dapat i-review nyo? Okay? Yung trabaho nyo sa social media? Hindi kasi talaga trabaho yan. Facebook just don't want this normal sa kanilang platform. Yung trabahong nagpapagamit kayo sa mga politiko at naninira ng ibang tao, nagpapakalat ng kasinungalingan at nag-iimbento ng kung ano-anong kabulastugan. Diba? Hindi ito gusto ng Facebook. Multiple suspension na po ang nangyari dito kay Sasot. Kaya nagtataka siya. Yung parang nililikaw niya ang publiko na kuno ay hindi naman ito nangyari nung madalas niyang banatan si Atty. Lenny Robredo at ang mga kakampi. Ngayon lang daw dahil meron daw siyang in-expose. Tapos ngayon mananakot ka na something big will happen to our country. Talaga lang. Talaga. So, parang gusto kong maniwala na baliw ka na nga. Kasi ang sabi dito ng mga netizens, oh, baliw na tong litsugas na ito. Dalhin na yan sa mental. Buwang na yan. So, yan. Basahin natin kung ano yung sinasabi niya. Sabi, bakit daw siya yung unang tinanggal? Yung page din daw ni Maharlika ay tinanggal na rin. Kasama na rin si Banat Bay. Review niyo po yung sarili niyo. Tignan niyo muna, bakit kayo nasa social media? Sige nga. Ginawa niyong trabaho na magpagamit sa mga politiko. Ano yan? Normal? Gusto niyo maging normal? Natural lamang na ma-detect in later, di ba? Later na lang na-discover ng Facebook na wala talaga kayong puwang.
Okay, na yung kanilang platform ay hindi bagay sa mga katulad nyo. Tanungin nyo na lang ang sarili nyo kung bakit. Bakit hindi, bakit ito nangyari nung, hindi daw ito nangyari nung panahon ni Atty. Lenny Robredo na tinitira daw niya. So aminado ka na talagang tinitira mo si Atty. Lenny Robredo kahit wala kang, wala namang ginawang masama sa'yo, walang basihan yung mga paninira mo kay Atty. Lenny Robredo, yun. Ano nangyari sa account mo? Multiple suspension. After all those suspensions, siguro naman kahit papaano matatauhan na ang Facebook. Ito ay tumataas or pampataas to ng standard ng mga social media platform, katulad nga ng Facebook. Ito ang nangyari sa inyo. Talagang magiging strict ang Facebook sa mga content ng mga pulahan lalo at mga diehard. Dito lang ata sa bansa natin na sobrang kawalang hiyaan ang ginawa na itong mga diehard. Sobrang kasinungalingan ang ginawa na itong mga DDS, mga pulahan, mga pulangaw na nasa social media. Ang chichip nyo. Diba? Napaka-sleazy ng ginagawa nyo. Diba? At gusto nyo maging normal yung ganito? Ay talaga, talagang baliw na nga itong mga to. Ano ho? Bakit ito nangyari? Hindi daw nangyari ito noong panahon nga ni Atty. Lenny Robredo, noong tinitira niya si Atty. Lenny Robredo. Hindi na kita tatawaging presidente. So ayaw na niya kay Marcos Jr. Alam mo yan noon pa na ayaw mo kay Marcos Jr. dahil alam mo kung ano yung background ng pamilyang ito. Pero nagbabakasakali kasi kayo. Naging cycle na lang, katulad ng madalas kong banggitin. Pag wala kang mahita sa presidente na sa tingin mo ay sa kandidato, halimbawa, na sa tingin mo ay posibleng manalo, lipat ka sa kabila. Ngayon, dumidikit itong mga ito kay Sara Duterte. Ganun ang nangyayari. Diba? Yuck! Wala kayong mga dunong. Wala kayong mga abilidad kung ganon. Dahil hindi nyo kayang makipagsabayan. Okay? Sa laban ng buhay. Sa patas na laban ng buhay. Alright, sabi, within 180 days daw ay pwedeng... Oh, may mangyayaring malaki sa Pilipinas. Ako po ang kanilang unang tinarget. Maghanda po kayo dahil there's something big going to happen in the Philippines. Wawa. Ito yun. Ito yung something big na nangyayari na ngayon na kayo ay tuluyang ma-deplatform. Something big, malaking pagbabago ito sa bansa natin. Dahil uulitin ko, katulad ng madalas ding sabihin ng mga kababayan natin, nag-heal na ang bansa natin. Okay, bumabalik na sa katinuan at bumabalik na sa normal. Dahil mawawala na kayo. Good luck.